Morning guys, may tanggap tayo dito ngayon ng Astron CRTPV. Sabi ng customer, may power naman to pero ayos yung mag-on. Subukan natin. Ayan. Ipon na siya. Power niya. Pero wala lumalabas sa picture. Lumalabas ng picture. Hindi siya nagliliwanag. Ayan, titignan natin ngayon. Ayan, buksan na natin. Ayan guys, bukas na. Tignan natin kung anong diferensya nitong cabin to. Medyo linisin muna natin ng konti. Masyado ng maraming mga agi-pagi. Yan, okay. Tuloy-tuloy na natin. Kalasin muna natin to para maibaliktad natin ang maayos. Okay. Yan. Tanggalin na natin lahat. Check natin to. Linis pa ng konti. Tingnan ko kung anong problema niya. Yan. Okay. Patungan natin ito para medyo maganda-ganda ang tignan. Yeah. Tapit natin ang kuwati yung kalit. Tignan natin kung ano problema niya. Uy, mukhang marahan na rin po. Okay na pala lang gusto to. Okay. Check natin ang kayang edge out. Okay ang edge out niya. Check natin ang B plus kung may short. Wala naman, mukhang wala naman. Check natin tong resistor niya na konektado papuntang B plus ng flyback. Okay naman. Oh, mukhang medyo malala pa problema nito. Magkano tayo? Voltage measurement tayo. Okay, mag-voltage measurement na tayo para malaman natin kung tama naman ang voltahe nito. Saksak na natin. I-on natin, switch natin. Switch on. Tignan natin kung may kuryente. Uy, taas na kuryente niya. Taas ng B plus. Hindi yun. Taas ang B plus. Ibig sabihin nun, may error sa kanyang B plus. Ngayon, ang gagawin natin, i-check upin natin itong kanyang mga potentiometer ito. Baka nagkakaroon ito ng error. Okay, ito. Hindi gumagana yung kanyang controller.
Kaya titingnan natin baka meron ng error dito sa mga piyesang to. Check natin. Alaman natin kung ano problema talaga nito. Pass ng kuryente kaya talagang hindi siya mag-o-on. Natin to kung itong diode nya pagka nagkaroon to ng konting leak, nagloloko na yung kanyang voltahe. Konting mag-leak lang to, wala na, hindi na magloloko na voltahe nyan. Saka ito pagka nagkaroon ng problema to, wala na, masisira na rin ang kuryente niya. Tataas bago pa ang kuryente niya. Kaya kailangan ma-check natin mabuti to. Ngayon, ang gagawin natin para malaman natin kung talagang nagluloko yung kuryente niya, susukatan natin to ng kuryente habang ina-adjust natin para malaman natin kung gumagana ba siya o hindi. Ngayon ang gagawin natin, lagyan muna natin ang manual test muna natin para sigurado tayo. Kuha muna tayo ng ibang cordon para mag-ano natin dito. Hindi muna tayo ng cord kasi mag-see itong ano, hindi aabot. Gamit na cord. Ngayon ito muna gagamitin natin cord para masaksak natin ito na nakaganito. Okay, check natin, linisin muna natin ang konti ito. Malaman natin ang ganyan. Saksak na natin. Tignan natin dito. Check natin yung iba pang parts nito. Pwede naman ito na lang para mas maging hawa. Saksak natin. Check natin ang B plus. Yan, okay na yung kanyang kuryente. Check natin dito. Ngayon, tingnan natin bakit ayaw siyang mag-on. Check natin na iba pang voltahe.
meron siyang supply sa vertical, mas mataas to, 32 volts. Dito naman yung kanapin natin yung kanyang supply dito. Ganoon din, mataas dito. Okay. Meron siyang 12 volts. Meron din siyang 15 volts. Mukhang okay lang ang kuryente. Ang problema, mayroong supply dito nawawala kaya ayaw mag-on. Maaari itong supply dito sa jungle IC. Tingnan natin yung supply dito. Meron din siyang 5 volts. Okay. Meron siyang 9 volts. Tingnan natin kung nakakatawid ba yung 9 volts na yan. Marami na siyang ghost board. Supply siya dito. Tingnan natin kung nag-oscillate yung itong transformer niya sa horizontal. No, walang oscillation. Walang oscillation dito. Tingnan natin yung power sa horizontal driver. Kung merong power. Ay, hindi gumagana yung ano ah. Hindi nag-oscillate itong horizontal driver. Walang voltage sa horizontal driver. Gagawin natin, medyo maghihinang-hinang muna tayo dito. Baka ilang problema lang ito. Okay, kailangan muna natin. Ayan guys, nahinang na natin yung mga nakita natin mga loose board. Ngayon, check upin ulit natin kung nagkaroon ng pagbabago. Saksak natin ulit, power natin. Check ang B+. Okay ang B+. Normal naman. Yung supply sa vertical. Okay. Hindi naman nagbago. In 12 volts. 15 volts. Okay naman. Tingnan natin kung nagkaroon ng oscillation. Yung bahagya. Tingnan natin kung may high voltage siya. Walang high voltage. Kasi hindi nag-oscillate yung... Uy, meron pala. Nagulo ko pala yung tester ko ah. Oh, taas ang kuryente nito ah. Naman may high voltage siya. Tingnan natin yung heater kung meron. Okay yung heater, taas pa nga yung heater niya. Tingnan natin dito kung merong heater. May heater namang nakarating sa picture too. Kaya natin kung may liwanag na siya. Ayun guys, meron ng liwanag. Ayan. Tingnan natin. Ayan ang guys, kita na. May liwanag na yung picture niya. Picture tube. Ibig sabihin ito, nagkaroon lang pala ng loose board dito sa mga piyesa niya. Malamang nung mahinang natin itong kanyang jungle IC ito, marami kasing loose board to kaya niresolder natin lahat to. Kaya ngayon nag power na siya, nag normal na siya, may picture na siya, may nagliwanag na yung kanyang
picture tube. Ay, check natin ito mabuti. Okay guys, normal na mga boltahe niya, kaya subukan natin nga ikabit doon sa ikabit na yung mga ang mga accessories niya, speaker niya, remote niya, yung kanyang mga buton, para ma-check natin mabuti kung okay lahat. Okay guys, ilagay ko muna sa ano, i-ice muna natin. Blemish marks making you hot. 96% of users noticed reduction in acne marks or sunspots. Olay AHA. My son works really. He used to suffer from blackhead. He took doctor-prescribed Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. You're my hero.